Okay, so punta tayo sa Google. I-type natin dito, i-search natin dito, moving background free download. Ayan. So lalabas itong download free motion graphics. I-click natin ito. And then ito yung magiging results niya. So hahanapin natin dito yung magiging motion graphics na gagamitin natin sa ating video background. Ayan, so maraming pagpipilian dito. Pipiliin ko dito yung love. Click natin tong love. And then, maraming lalabas dito ng mga search results ng love. Ayan. So, pipiliin ko dito yung floating hearts bouquet. Ayan. Tapos, i-click nyo lang tong free download para ma-download natin itong floating hearts bouquet na motion graphics. Ayan, antayin lang natin na matapos yung downloading niya. At pagtapos na, pwede na natin i-click ang open. I-try natin tignan. Okay, so i-try natin tignan yung result. Ayan, so napakaganda. At ngayon naman, punta tayo sa ating CapCut na app. Dahil dito tayo mag-edit ng video background natin. Click lang natin tong new project. And then, i-add natin tong videos na na-download natin kanina na moving graphics. Ayan, ito yung floating heart bouquet. I-click lang natin tong add. Ayan na. So, na-add na yung moving graphics natin. And then, mag-add pa tayo ng isa pang video. Click lang natin tong overlay. And then, i-click ang add overlay. Ayan, so hanapin natin yung isang video na na-record na natin. I-click lang natin tong video. Ayan, so napapansin nyo na hindi pa natatanggal yung background ng video natin. No? Nasa bahay yung background. At para ma-remove yung background, click remove background. Ayan, so antayin lang natin na ma-remove siya. Ayan na, so natanggal na yung background ng video natin na nasa bahay kanina at pinalitan ng moving graphics na floral or floating heart bouquet. Ayan, so pwede nyo siyang i-drag, pwede nyo siyang palakihin or paliitin or i-drag kahit saan nyo gusto na position. Okay, diba? So napakaganda. Ganito lang yung gagawin ninyo. So, ito na yung magiging resulta niya, diba? So, napakaganda. Nakita niyo naman yung moving graphics. Ang cute. At kung gusto nyong lagyan ng text, click add text. And then, i-click, i-type nyo lang dito, halimbawa, channel name ninyo. Ayan, so, i-type ninyo ang channel name ninyo. At pagkatapos, na-add na siya, yung channel name ninyo. At i-drag lang natin to. Pwede natin i-click ang style. Pipili tayo ng style ng channel name natin na text. Ayan. So, click lang ang style. And then, click the letter T na may black color sa gitna. At saka white yung border niya. Okay, so pagkatapos, ayan na. So pwede natin siyang palitan kung ayaw niyo or hindi niyo gusto yung font size or font style, pwede niyo siyang palitan. Click ang font and then dito tayo sa English. Ayan, so ito yung font na napili natin. O di ba, napakaganda ng font na napili natin. Pwede niyo siyang i-drag sa gitna or pwede nyo siyang i-drag kahit saan nyo gustong na posisyon. Ayan, so tignan natin, ito na yung magiging resulta niya. At kung gusto nyo namang mag-add ulit ng text, click add text and then i-add ninyo yung text na gusto ninyo, halimbawa subscribe. And then click lang, type nyo lang yung subscribe.
And then, pagkatapos, yan, pwede nyo siyang i-drag. I-drag nyo siya, or pwede nyo siyang palitan ng font style. Click lang natin itong style, and then, letter T again. Ayan, pipili kayo dito kung ano yung font style na gusto ninyo. Halimbawa, ito. So, malaki yung text na naging resulta niya sa subscribe. Ayan, so i-drag lang natin siya, i-pwesto lang natin para mas magiging maganda yung text natin. Ayan, tapos pag okay na kayo sa text ninyo, pwede na natin itong lagyan ng animation. No? So, pero kung ayaw nyo ng color ng text ninyo, pwede nyo siyang palitan. Halimbawa ito, napalitan siya ng red color sa gitna and then white yung border ng subscribe text natin. Kung gusto nyong lagyan ng animation, click lang natin itong animation. Ayan. So, dito sa loop, meron kayong pagpipilian dito. Ayan. So, pinili ko itong wave 3 sa ating animation. Yung in animation natin, yung pagpasok ng text natin na subscribe. Ayan. So, ito na yung resulta niya. Ayan. So, tingnan natin yung final na ginawa natin. Ayan. So, ito na yung magiging final na ginawa natin na paglalagay or pag-edit ng moving motion graphics and then paglalagay ng text and then paglalagay ng animation sa text natin. At pagtapos na, so pwede natin i-click itong arrow sa taas, no, para ma-save na yung ginawa natin. And then pagtapos na kayo, pag okay na, pwede nyo na siyang i-save. So antayin lang natin na matatapos tong pagsisave natin. So nandito, nakalagay exporting. Keep CapCut open and don't lock your screen. So, napakadali lang gawin yung pag-e-edit ng video background gamit ang moving motion graphics. Ayan. So, tapos na.